ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay unang araw o unang linggo ng Kwaresma. No? At araw pa rin ito, nananatiling araw ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng pagdedebosyon, at sa iba ay araw pamamahinga. Araw na nakalaan sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At para sa unang linggo po ng Kwaresma, atin pong pagnilayan, patungo ba talaga ang buhay natin sa Diyos? No? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong tanungin, no? Pakitaas po yung mga kamay. Sino pa po rito yung galing sa labas ng Metro Manila? No, yung nagbiyahe pa para makarating dito. Pakitaas ang kamay. Okay, so may mangilan-ngilan, no? Iniisip ko marami sa atin, majority, galing pong Maynila, galing sa mga karatig na lungsod ng Metro Manila, no? At kaya ko tinanong kasi alam ko na marami po sa atin ay pinaghahandaan ang pagpunta sa simbahan ng Quiapo, no? Ibig sabihin, yung biyahe, kailangan magising ng umaga, kailangan na nakaalis na bago magdagsaan ng mga sasakyan at baka ma-traffic. Dapat nandito sa oras at pagkatapos magsimba, pagkatapos magdebosyon, no, siguro kahit papano, lilibot ng kaunti, araw naman ng Linggo, pero sa huli ay uuwi rin. No? Mahalaga yun. At magandang pag-isipan na hindi ba't ang buhay ay parang pagpunta sa dapat puntahan at pag-uwi. No? May mga bagay na kailangang paghandaan. May mga daan na malubak. May mga karanasan ng traffic. May mga bagay na kailangang tigilan. No? Gasolinahan, kainan, lakwatsyahan, pero sa huli, kailangan pa ring bumalik. Kailangan pa ring pumunta dun sa dapat puntahan, kailangan pa ring umuwi. No? Magandang imahin po ng ating mga buhay. At siguro tayo na lang, iwan na lang natin sa sarili natin, saan ba tayo papunta? No? Ano ba yung gusto nating maabot? At bilang mga Kristiyano, alam din natin kung saan tayo pabalik. Sa Diyos. Pero alam natin may mga mabubuting bagay din na kailangan nating paghandaan. May mga mabubuting bagay din na kailangan nating tigilan. No? Stop over. No? Hindi tigilan na iwaksi. No? Pero yung magpahinga muna sandali, magpagas sandali, kumain sandali, tapos bumalik na sa ating patutunguhan. No? Hindi pwedeng magstay ka lang doon sa gasolinahan, wala kang mararating. Hindi pwedeng sa kainan lang, no? Busog ka nga, pero alam mong may dapat kang puntahan. Hindi pwedeng laging sa lakwatsyahan dahil hindi ka na makakauwi. No? Kung tutuusin po, mga kapatid, ito ay magandang imahen ng buhay para unawain yung mga tukso sa ating Poong Jesus Nazareno sa mabuting balita ngayon. No?
Tinukso siya ng pagkain sa panahong siya'y gutom na gutom. Nagamitin ang kapangyarihan niya para sa kanyang sarili. Tinukso siya ng kasikatan, ng pagkilala, nang hindi pa nga siya nagsisimulang mangaral. Tinukso siya ng kapangyarihan sa lahat. At ang kapalit ay ang pagkilala sa Diablo bilang Panginoon. No? Pero kung tutuusin po, eh mga bagay na ito, mga mabubuti. No? Sino ba namang pagkakaitan ng pagkain pag gutom? Hindi ba't kapag tayo'y sumikat, nakilala, maraming tao ang dadagsa, maraming tao ang makikinig sa atin? Hindi ba't pag may kapangyarihan tayo, may mga nagagawa tayong mga pinapangarap? No? Kaya nga maraming naghahabol, maraming nag-aagawan, maraming nagsisiraan para lang makapwesto. No? Sa kahit anumang organisasyon. Kasi ibig sabihin nun, kaya nang patakbuhin yung organisasyon ng ayon sa aking nakikitang pangangailangan. Pero, at ito yung malaking pero, pag nanatili tayo dun, pag yun na lang ang naging pinagtuunan natin, pag nalimutan na natin na dapat tayo ay patungo sa Diyos, patungo sa Kanyang mga pangarap para sa atin, doon na nagkakaroon ng tinatawag nating kasalanan. No? At magandang tignan po yun. Kasi yung salitang kasalanan, ibig sabihin, sumasala ka, may mintis. No? Sabi nga, sala eh. No, sa Tagalog, eh, hindi lang yung sinasala, pero meron kang dapat puntahan, pero hindi mo pinupuntahan. Meron kang dapat na pinagtutuunan ng pansin, pero nanatili ka dun sa mga bagay na nakakaakit. Na kasi mabuti, pero alam naman natin na kapag ang isang bagay ay mabuti para sa atin, pero kapag sobra-sobra na, kapag mali na, ang gamit natin, pag sa atin na lang yun, pag umaabot na sa puntong naninira na tayo para lang panghawakan yun, kasalanan na. No? Hindi naman po kasi manunuksan demonyo nang alam natin bagay masama eh. Yung totoong pagpapasya ay iyong pagpapasya sa mga mabubuting bagay at para saan natin ito gagamitin. Kung makatutulong sa biyahe, bakit hindi? Kung makatutulong patungo sa Diyos, bakit hindi? Pero kapag nalilimutan na natin ng Diyos dahil pinanghahawakan natin ang kayamanan, ang kapangyarihan, kahit yung ating mga sariling pangarap ipinipilit natin, doon na tayo nagkakasala. At ang paalala ng ating Panginoon, no? Siguro kasi kaya natin kinakapitan yung mga yun kasi natatakot tayo sa kung ano man ang mangyayari sa hinaharap. No? Takot mawala ng pera, takot makilala, ano, yung mawala, malimutan, takot maging wala. Pero anong paalala ng ating pong Hesus Nazareno? Nasa Diyos ang ating kabutihan. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang sapat ay ibinibigay. Ang kakayahang ipaglaban, ang dapat at tama ay binibigay. Kaya't sa hulit-huli, mabuti man ang mga bagay na ito, pero kung higit pa ang hinihingi ng Diyos sa atin, kailangang pakawalan. Kung may patutunguhan, kailangang umalis sa stopover. Kailangang umuwi. Kailangang magbalik loob.
Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa ating paglalakbay sa buhay ay makilala natin ang mga mabubuting bagay. Subalit, mga mabuti ito bilang tulong sa atin para makalapit sa Diyos. Maging pagkakataon sana ang Kwaresma para umuwi, pabalik sa Kanya. At sa pagsimula ng linggong ito, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano yung mga mabubuting bagay na hindi natin namamalayan, hindi na pala nakabubuti sa atin? At kailangang baguhin yung ating pamumuhay, baguhin yung ating pamamaraan, nang sa gayon ay makabalik muli sa Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan mo po kami sa pagbabagong buhay. Maawa ka sa amin.